Have a blessed day po mga ka-59 and magandang araw po itong po sa lahat ng mga duty at nakatutok po. Ingat po tayo palagi. Always like kong sinasabi na maximum tolerance po. Okay, yung topic po natin ngayon is the same pa din po. Ito po sa katulad nung sa kung paano ba yung isang galing sa security guard eh umangat. So ang dami talaga nag-comment sa atin. May mga dahilan sila kung bakit yung topic natin na kung kailan na-promote na naging officer at saka gusto nang mag-resign. Diba? So marami kasi talaga sila mga pinagdaanan na mostly dapat po ma-overcome po talaga natin yan. At ihanda natin ang sarili sa hamon. Isa po yan sa hamon ng buhay ng isang opisyal na nanggaling talaga. Lahat naman talaga na naging mga officer nanggaling din sa back to zero yan eh. Naging plain guard, kung hindi man sila naging plain guard na naging officer sila, siguro credited sila. Pero mangyayari pa din yun kasi babalikan nila yung pagiging security guard, aarali nila. Lalo pag wala talagang alam, lalong na bubuli or hindi igagalang kasi nga alam nila ang track nito, hindi naman ito dating guard, hindi naging officer lang ito, wala namang kalaman ito, marunong pa ako dyan. Given po yan, kaya maging handa po tayo. Huwag nating gawing hindrance po yun. Dapat higit nating gawing inspiration yun para higit tayong lumago kung ano man yung pinasok natin profesyon. Kasi mabigat po talaga ang magiging trabaho natin bilang mga officer kasi ilang mga attitude, ugali ang ating dadalhin upang makamit natin yung hinihingi or the expectation of our clients. Talagang marami po yan. Andiyan darating sa gagawin nila niyan. Repetitionin tayo, mga ganyan. So, given po yan. Dapat lagi tayong handa. Pero may mga gagawin po tayo na aking ituturo or tip. Ito'y pananaw ko po ito, no, na ginagamit ko rin sa trabaho ko. So, una kung galing ka sa pagiging plain, kasi ako galing din po ako sa ganyan. Dati ayoko rin talaga maging officer kasi ayoko talaga ng mga responsibility. Pero meron ako naging detachment commander na nakita niya yung potential ko. So, pinagkatiwalaan niya ako. Sabi ko, ayoko sir eh. Hindi marunong ka. May husay ka. Kailangan lumago ka sa pagiging isang security. So, nag-try ako. So, awa naman ng Diyos ang pagtuloy sa akin, tuloy-tuloy na po. So, ganun po lahat po talaga. There is an opportunity na magbubuka sa atin. So, i-grab natin that opportunity. Diba sabi nga, opportunity knocks one times. So, if it's you want and then you can afford for that and then the grab that opportunity, huwag na tayong magdalawang isip pa. Kasi naman habang buhay na yan, you can't grow pag ganun po ang attitude natin. So, ang gagawin natin ganito, pagkagaling ka sa pagiging officer, ay pagiging security, kasi ano po ng asa nating followers na pag naging officer at galing sa pagiging guard, medyo hindi igagalang. So, may the word na medyo. Hindi gagalang ka, pero medyo lang talaga. Sabi nga, subjective po naman talaga ito. Subjective po. Ibig sabihin, depende na sa'yo kasi po yan eh. Kung yun ang anuhin mo, mawawala ka sa linya. Pag di mo na kinusunod ng mga tao ko eh, pa ako magiging officer. So, kailangan you have to prove ang pagiging officer. Huwag kang wala kang dapat patunayan sa kanila kasi may patunay na eh. Inangat ka na eh. So, pinatunayan to nung yung mga credited na inangat ka. So, may proof na. Meron ng authoritarian. May authority na ibinigay sa'yo. So, kailangan mo lang is i-implement mo yun. Hindi mo dapat patunayan sa kanila. Ibig sabihin lang, kasi pag pinatunayan natin para bagang agad to ha. So, may something eh. Pag sabing patunayan, dapat gagawin ko ito at the bottom of my heart because alam ko na ito yung dapat kong gawin para sa kanila. Lagi natin iisipin yung ikabubuti nila, hindi pang personal. Okay? So, una yun po. Pangalawa, nature na kasi ng tao yan. Lagi natin sinasabi yan. Judgmental, andyan yung greed, mga inggit. So, normal po yan. Kasi pag dun tayo mag-base, mawawala talaga tayo sa linya ng trabaho natin. So, kailangan, ano yung SOP o yung tinatawag na Standard Operating Procedure sa mga officer. So, ang aim natin, maprotektahan natin sila. Number one, buhay yan eh. Tayo mag-handle dyan kahit anong mangyari. In return sa atin pa rin babalik yan. So, pangalawa, kailangan masustain natin yung ng client kasi kailangan natin nahanap buhay para sa ating family. Diba? So, pagka naintindihan mo na yung mga ganong sitwasyon, dahil officer ka na, trust yourself. Malaki hong bentahe na may tiwala ka sa sarili mo. Kung pinagkatiwalaan ka ng mga tao na nasa paligid mo, na iniangat ka, how much more sarili mo hindi mo kaya pagkatiwalaan? Isa lang yan sa mga
balakid sa iyo na wag mo dapat. Kumbaga sa ano yan eh, sa pagkumbaga sa pagkain, mga spicy yan eh. Kumbaga talagang mga sangkap yan. Kumbaga sa pagkain, kailangan maraming sangkap para larong sumarap. Ganun din ang buhay ng isang officer. Marami ka talagang pagdadaanan. Na kapag yan inintindi mo yan, ginamit mo sa negative yung mga ganong hindrance, wala mo dapat, make it as a positive. Isipin mo na lang normal sa kanila yan. Kailangan gawin. Maiinis tayo, hindi naman tayo perfect, pero huwag tayo magpadala sa bugso ng damdamin natin. Kailangan palagi pa rin maximum tolerance. Alam dapat po natin yung mga officer, di po ba? Next. So, pag alam na natin, may tuwa tayo sa sarili natin, back to the starting point. Officer ka na, dapat bumalik ka doon sa pagiging officer mo na. Kasi mahirap yung dati kang plinkay, kasama mo sila. Siyempre, tutusin mo yung mga ginagawa. Kayo nga, nung tayo mga ganito, hindi na dapat. Huwag ka nang magbabanggit ng mga past. Kung mapag-uusapan yan, in a good way, huwag natin masyadong idirekta doon sa tao. Kaya sabihin natin yan ng nawala tayong pinipinpoint. Diba? Okay, kung ginagawa natin dati, na ganito sana, huwag na natin gawin. Kasi talagang hindi naman mabuti. Wala namang perfect eh. Kahit tayo nagagawa natin ng blame guardian. Pero huwag na natin babalikan. Kasi maanin sila sa ninyo, abang nito, pwede ka-officer ka na ngayon, ganyan ka na. Talaga magkakaproblema po dyan. So, kinakailangan, pag may problema sa area mo, possible, involved ka dyan. Diba? Kailangan tayo yung gagawa. Kahit galit ka dyan, gagawa natin ng maayos. So, susunod na po natin yan, ano? So, pag naanod siya natin yan, andun ka na sa back to zero ka na. And then, pag nagawa mo na yan, start for being a leader. Magsisimula ka na sa pagiging isang leader. Hindi ka SIC, hindi ka OIC or what, walang entitled leader. Kailangan maging mabuting leader ka. Kumbaga, lead by example. Simulan mo, akayin mo sila sa tama, kung yung mali nila, okay, nagawa natin to, minsan nakamundin ako, walang perfect. So, nung nandito na ako sa pagiging officer, napahan mo ko talagang mali. So, huwag na natin gawin. Ipaliwanag natin sa kanila, ipaintindi natin ng may pagmamahal dun sa ginagawa natin para sa kanila. Ngayon, dumating sa point talaga na talagang lahat ginawa mo na, hindi mo na sila mapasunod talaga, talagang nagiging problema na. Yung nga sinabi ng isa nating ano, kumawa tayo ng report. Explain natin kung bakit kailangan ma-replace natin sila. Kasi kung ayaw na talagang sumunod, nagawa na natin lahat, siyempre lahat naman may hangganan eh. Kasi abusing na yun, talaga naman ginawa mo na, tapos sila ganun pa din, para bagang china-challenge ka na. Sana huwag tayo mag-challenge. Ngayon yung mga plain guard po na followers natin, huwag ka po tayo mag-challenge sa mga officer natin. Kasi hindi ho biro ang kanilang hinahandle. Mabigat. Kaya kinakailangan po magkaroon ng unity at camaraderie. Kinakailangan po yun. Hindi po pwede kasi na sa detachment, magkanya-kanya kayo ng grupo, nabibiyak yan, may function-function. So malaki pong problema talaga. Dapat we work as a team. Panatilihin natin yung pagiging teammate sa bawat isa. Although ikaw ang officer, ikaw ang leader dyan sa area ninyo, dapat team mo sila. Naantok palagi yung pagmamahal mo sa kanila bilang mga tao mo. Kasi kailangan yun eh. Kasi pa nagtrabaho tayo na walang puso, wala pong kwenta yan. Nonsense po yan. Kailangan ginagawa natin ang trabaho, hindi lang dahil gusto natin kumita, makaserve, hindi po yun. Yung passion na natin sa trabaho. Despite kung meron ka ng savings, kaya mo nang hindi pumasok, huwag naman ganun. Kasi meron tayong responsibility habang tayo empleyado. Kailangan masustain po natin yan. Hindi lang para sa sarili na officer ka dyan, paano yung client natin? Kasi ano man ang mangyari sa detachment po natin, sa mga leader po, sa mga officer po, lahat babagsak yan. Kaya kailangan lahat po, pinag-aaralang maigit. Patience, yung sobrang haba dapat ng pagpapasensya mo, ibigay po natin yan. Kung may mga ginagawa rin naman ng agency na hindi pa nasusustain, ibigay natin sila ng time frame. Huwag agad-agad. Kasi baka natin ginagawa talaga ng paraan yan, maraming proseso, kasi dapat talaga lahat ay lahat is dumadaan sa due process. Hindi po pwede, alisin mo na lang yan, tanggalin na agad nila, hindi po pwede. So, dapat po talaga ganun. So, tatanong niya, in God's perfect time, maayos din po yan. Kung talagang wala na, yun na, report. Pagka nagawa natin report, na-justify naman po natin yan sa ating agency. Kung kailangan pati ang clients, to justify for that, gagawin po. Hindi ito pang personal para sa, kaysa naman ang gulo-gulo ng detachment. Anong mangyayari in return? Lahat kayo dyan madadamay. Pag nawala ang kontrata ninyo, lahat kayo tanggal dyan, paano na, diba? So, huwag pong matakot yung mga bago pa na naging leader na nagsimula dyan. Kasi mas maganda ng yung mga magiging officer sa detachment na napupunong matanggaling na mismo dyan sa inyong detachment. Kasi bakit? Alam na yung trabaho eh.
kunting pukpok na lang yan, kunting revisa na lang yan, sigurado yan, effective na yan. Unlike na mag-hire pa ang agency, dadalhin sa inyo, hindi alam ang trabaho, back to zero, kahit sabi mong galing sa officer sa ibang detachment yan, kahit magaling yan, pag dumating sa detachment natin yan, back to zero na yan. Magsisimula uling aralin yung mga yung ano sa detachment, hindi ang tagal niya, it takes time. Paano kung hindi tumagal, di wala. Naging problema pa, may attitude din pala yung officer, maraming ganyan. Kaya ako in my part, sa aking pananaw lang po ah, mas gusto ko yung nagiging assistant ko pagka halimbawa na-promote yung assistant ko nang galing na sa aking detachment. Bakit? Kasi marunong na eh. Konting ano na lang, alam ko na yung attitude niya, alam ko kung ano yung gagawin niya. Kaya niya na siyang utusan kahit wala ka, na alam niya yung gagawin niya. So, less ka na dun sa ano, hindi ito tinatag na bata-bata system kasi ang iba ang mentalidad. Pag kinuha natin ang assistant yan dyan, bata-bata system yan, hello. Iyon ba gagawin ng officer na matino yan, ibabata at masisira yung trabaho nila. Diba? Ang protection dito is not only for the personal interest of the officer. Depende sa officer po ah. Pero in my part, hindi po po pwede yung ganun. Gusto ko talagang trabaho tayo para sa client natin. Masustain. Kasi ito na naman, kasama-sama tayo. Bakit? Dahil saan? Sa trabaho, number one. Ba't tayo magkakagulo-gulo? Ay di pumunta tayo sa Mindanao, makipag-gera tayo na kung yun ang gusto natin. Diba? Saan dito tayo para proteksyonan yung client natin? Ano yung duties and responsibilities natin? Okay na, mapag-uusapan. Ngayon, kung talagang dumating sa buwan na ginawa na yung tamang proseso, hindi pa rin, hindi, dapat talaga maghiwalay na. Hindi po pwede na magkasama ang parehas dyan na nagtatalo, lalo pag officer na parehas, nagtatalo pa. Nonsense po yan, magkakaroon talaga ng malaking lamat sa operation, sa detachment. Kaya kinakailangan tayo paghiwalay, dapat as soon as possible. Hindi po pwede. It takes time pag ganyan. Eh, kung malaki na naging problema, lalo, wala na. Diba? So yun po, kaya kailangan po yung mga bago, huwag po tayong matakot na magsimula. Kasi paano tayong mag-grow kung matatakot tayo? Kaya like kong sinasabi, ang sumubok at nabigo, hindi tunay na kabiguan. Pwede ka pa uling mag-excel kasi natuto ka. Pero pag hindi ka sumubok, yun ang tunay na kabiguan. Kasi wala kang ginawang pagtatry sa buhay mo. Ang buhay, more on ano yan, challenge sa buhay. Hindi po pwedeng play safe, walang mangyayari po. Hindi ka mag-grow sa buhay. Even in financial, pag play safe ka, walang mangyayari sa iyo. Sabi nga, bakit pakinggan, mamamatay kang ikahos. Gusto po ba natin yun? Diba? So wala naman may gusto eh. So kung ayaw mo, anong gagawin mo? Tutunga nga ka dyan, mag-play safe ka. You are officer, so gawin mo yung tama. Kasi ang kasunod po niyan, puno ng pagpapala, basta tama ang ginagawa natin. Marami pong salamat. I hope po na klaro, nalinawan yung mga nagsisimula na hindi kayo ginagalang. Even po yan, subjective po yan. Ipakita natin na ginagawa natin ang trabaho. At the end, nasabihin yan, Sir, saludo ako sa iyo. Maraming salamat and have a blessed day po sa ating